Mga brothers, isa na ata itong QJ Motor SRB200 na murang cruiser bike na mabibili nyo ngayon sa market. At ngayon mga brothers, alamin natin ang specs and features and also performance nito sa ating motorcycle review. Kaya mga brothers, sumunod na kayo at manood. Let's go! Sa go! Get ready! Drop the beat! I love the way my body's moving to the beat. Hey there, mga brothers, ang budget and compact cruiser bike ng QJ Motor, eto nga yung mga brothers na SRV200. Kung familiar kayo sa Benelli Moto V200 Evo, is halos same sila ng body design and body structure dahil po QJ Motors din po ang gumagawa ng motor ng Benelli. So parang impormahan ito, eh hindi na bago sa inyo, pero may some changes naman na alamin natin dito sa ating quick walk around bago natin sakyan yung motor siklo. Alright, so halimbawa, tingnan natin yung kanyang front facing. So this is a traditional cruiser bike mga brothers. So sa mga cruiser lover dyan, alam nyo naman yung ibig kong sabihin. So what we have here is a fully LED na headlamp. At gusto ko yung chrome accent dito na ginawa ng QJ and also yung kanilang letterings nandito sa harapan. So kitang-kita siya sa pagumarap. And then what we have here is LED turn signal lights. Okay, 6 LEDs po yan. So talagang napakalakas at maganda rito is flexible pa siya. So naka front telescopic fork tayo dito sa harapang suspension at meron tayong solid na bakal na front fender. Going naman dito sa kanyang preno, meron itong malaking disc rotor at pinahihinto ng 2 piston pot caliper, no? Pagdating sa kanyang preno. Alright, branded din po yan by QJ Motor. Pagdating naman dito sa gulong, naka dual sport siya na 90x90 na may size na 17 inches. Of course, tubeless na ito and branded by Cordial. Asa kinakapa ko ngayon, may pagka soft compound naman. 7 years kong gamit yung Cordial, okay naman sa kalye, okay? So pag tinignan natin yung side profile nitong motor na to, talagang napakaganda niya or napaka-sexy niya as a cruiser bike, no? Ako kasi mahilig ako sa cruiser bike. Nakikita ko dito for the starter, kung magsisimula kang sumakay sa isang cruiser, gusto mo magkaroon, lalo na yung mga lady rider natin dyan, ayos na ayos itong QJ Motor SRB200 for the start, alright? So meron tayo ditong straight pipe. Ayan, single yan mga brothers. At also gusto ko yung ginawa ritong decals ng QJ, napakasimple lang. QJ Motors, always forward, yan po yung tagline nila. And then may SRV200 dito na sticker. Ito po yung side fairing natin. Okay, ang chassis natin dito is a dual cradle frame chassis for less vibration ng makina, nakakatulong po yan. And then ang setup ng ating foot pegs dito is para sa akin hindi siya masyadong foot forward. What I like this one sa ganitong setup, hindi po kakapusin yung mga tall rider, yung mga short rider natin dyan. Kasi pag naka-put forward, medyo kakapusin tayo dyan. Pero ito, it's something na parang between siya doon sa put forward at saka sa standard position. So, good job dito, QJ. At also, bakal ito at merong texture ng rubber dito for the grips. Alright? Okay, so dito mga brothers, I think ito yung upuan na to, ha. Isa parang kind of soft tail style pagdating sa isang cruiser bike. Ayan, no? And then meron ito yung badge dito ng QJ Motors na talaga sa kanila rin yung upholstery. Naka-single tone ito mga brothers, and I think yung upholstery ng QJ is iisa lang. Meron siyang parang heat resistance. So hindi siya masyado nag-absorb ng init. Alright. Tapos meron tayo rito malaking 14 liters fuel tank capacity. Mas malaki itong 200cc nila kesa dun sa SRB400. Nasa 13 liters around lang yon, no? Pero mas malaki yung style ng tanke nito na parang peanut shape na pinalaki. Alright? And then pag pinuntahan natin yung likod, no? So dito na natin makikita, no? Ito parang something na parang inspired sa Harley Davidson. Ganito yung nakikita ko sa mga cruiser bike na high-end, no? Nandito mismo yung kanyang tail light. And then yung turn signal lights meron dito. Ayan, so ito na yung pinaka-ilaw niya mga brothers. Then may reflector tayo rito. Dito nakakabit yung plaka natin, ang ganda-ganda na chrome. And then ito nga yung tinatawag nilang parang soft tail, alright? So dito sa likod mga brothers, meron tayo ritong dual shock na adjustable yan. And good thing naka oil type tayo rito, no? So sigurado na maganda yung play nito pag nasubukan natin mamaya sa cornering, okay? So naka 2 piston pot caliper ang brake nito dito sa likod mga brothers, good thing. And also meron tayo ritong bakal na swing arm. Ang gulong naman natin dito mga brothers is 15 inches na rim
or mags na tubeless yan. Cordial din yung brand, and then entire size niya is 130 by 90 naman. Of course, mga cruiser bike eh malalaki talaga ang gulong dito sa likod, o yung tinatawag natin na balloon type, no? Ang kadena natin dito mga brothers is size ng 520. So pang big bike na rin kahit naka 200cc siya. I like this one. No, napaka premium at quality, yung may touch ng rubber dito. So ayun, no, kapit to. Same din dito sa rider position. Nagagalo pa nga konti, no? Ayun, no, for the absorption. Alright. Alright mga brothers, umupo tayo dito ngayon sa SRV 200 para makita natin ang panel niya. First of all, meron siya ditong basic switches. Alright, so ito, I think ito yung parang ordinary o dito nagtipid si QJ. Pero anyway, sana gawin nilang mas maganda, i-improve nila yung switches katulad doon sa SRV 400 pag naglabas sila ng next version, no? So meron tayo ditong horn, left and right. Ayan, okay naman, malambot yung engagement. Low beam, high beam, yung flasher natin. Then dito sa kanan may hazard switch tayo, gusto nyo patayin, gusto nyo yung on, kill switch, and electronic starting. Alright, so ang handle grips natin medyo malaki siya para sa isang large na kamay, good thing para sa mas malaking kamao. At meron tayo rito malaking end bar na bakal. Alright, meron tayo rito nga non-adjustable na levers. Ayan, ordinary lang po yan. And also classic style na side mirror, rounded po yan, no? Pagdating dito sa kanyang TFT meter, eh meron tayo ritong rounded shape, no? Alright, so buksan natin para makita nyo yung susihan yan dito sa gilid, no? Classic talaga. Ayan, tapos on natin ulit. So ayan yung transition niya, no? So what we have here is meron tayo ritong RPM na hanggang 12,000. Gear indicator natin, engine check, nakailaw yan dahil nakainto yung motor. So yung ating lights indicator, alright, left and right. Meron tayong time, fuel meter, total odometer, and then yung fuel meter natin dito sa bandang baba, no? So napaka basic and essential lang naman na makikita natin dito sa kanyang meter panel. Wala namang special. And meron pa tayo ritong USB charging port. Dalawa po yan, isang standard USB and also yung nauuso na ngayon na Type-C. In engine mga brothers, what we have here, it's a houses of 197cc mga brothers. Single cylinder, overhead valve, o yung tinatawag nating pushrod engine. So dalawa po yung valves nito, and good thing naka oil type tire ito. Isa ito sa mga naglalamig sa langis ng makina, lalo na sa mga long ride, alright? And then naka 5-speed manual transmission tayo dito sa motorsiklo. And also kaya niyang umarangkada ng 13.9 Nm of torque pagdating sa kanyang arangkada. And then kayang dumulo nito mga brothers ng 12.7 horsepower. Pero syempre malalaman natin yan sa performance review pag sinakyan na natin yung motor nito kung ano ba talaga yung totoong lakas niya. Kaya let's go! Sa go! Alright mga brothers, bike fitting dito sa SRV 200 ng QJ Motors. For the reference mga brothers, meron lang po akong taas na 5'4". And then meron akong weight na 52 kg. So napaka skinny ko po na rider. And then may reach ako na 20 inches lang. Anyway, meron ang taas ang seats nito na 720mm. Mas mataas siya konti dun sa kuya niya ng SRV 400. Pero ganun pa man, makikita nyo naman mga brothers na nakalapat yung aking dalawang paa dito sa pinaka floor, no? So hindi tayo pahihirapan. I guess sa mga 5 flat, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, eh hindi kayo mahihirapan i-manage itong motor na ito dahil abot na abot nyo. Plus yung mga kababaihan natin dyan na gusto magsimula ng mga manual na bikes, aba, hindi kayo pahihirapan ito. And speaking of bigat, meron lang po itong weight na 152 kg, so napakagaang niya po for the cruiser bike, no? So, sa mga starter natin dyan na gustong mag-maneho ng ganito klaseng scooter o magkaroon, eh siguradong hindi kayo papahirapan ito, especially sa mga traffic na sitwasyon. And then ground clearance niya is pretty standard, 140mm lang mga brothers. So sa mga lubak dito sa Pinas o yung mga humps na napakalaki, eh kayang-kaya po nitong ma-overcome nitong SRV 200 ng QJ Motors, no? So meron tayo rito ng upright na handlebar. Siyempre cruiser bike ito, may pagka-bulky siya I guess kukumpara ko doon sa 400, o siguro baka parehas lang sila. Turn radius natin dito is parehas lang din ng SRV 200, ay hindi naman malaki pero hindi naman din siya nakakabitin. And I guess matutulak natin ito, yan, oh.
So sa mga parking, sabi ko nga, sa mga masisikip na lugar, kung doon kayo nakatira sa mga looban, eh madali nyo po itong mamamanage kahit hindi na kayo tumayo dito sa motorsiklo na ito. Alright, and for the bike fit mga brothers, saktong-sakto sa akin itong motor na to. Alright mga brothers, fired up na natin itong SRB 200 ng QJ motor. Alright, ang susian niya nandito nga sa gilid, sabi ko kanina. Very unique and very classic. So okay, so ganyan yung makikita niya. Start na natin siya. Okay, presion ride muna tayo. So slow speed. Gagamayin muna natin yung motorsiklo. Yan, segunda muna tayo. Wow. Yung mga nararamdaman na ako kagad sa kanya mga brothers, na mamaya i-discuss natin further. Oh, for the slow speed though. Alright. So madali namang gamayin ang mga cruiser bike, lalo na mga small displacement mga brothers, katulad nitong 200cc ng QJ, no? Lalo na yung mga baguhan na small rider lang o short rider, eh hindi kayo pahihirapan ng motorsiklong ito. Madali nyo matututunan as long na marunong na kayo mag-clutch, no? Pero kung bago lang din kayo sa clutch at galing kayo sa mga automatic na motor katulad ng scooter, eh hindi kayo pahihirapan ng ito. Magaganda naman yung motor eh. So kung mga baguhan na gusto mag-cruiser, ito, isa ito sa mga marerecommend ko. Maganda siya sa slow speed. Ang kanyang body position dito mga brothers is hindi na masama, no? Para sa akin, tama lang yung kanyang footrest dito, hindi masyadong forward, which is ideal para sa isang mga short o mga maliliit na riders na katulad ko. Kasi pag masyadong forward, eh hirap naman tayong maabot yung preno at saka cambio. Ito sakto lang, hindi naman siya naka-standard, naka-put forward, kung parang masasabi ko na parang semi lang, no? At ang handlebar niya dito, sakto naman sa akin. Ito yung default, yung factory settings nila, okay naman. Pero siguro konting adjustment, lapit ko konti, no? And yung upuan, wow, isa ito sa mabibigyan ko ng komplemento. Malapad siya. So kahit anong size nyo dito, kung machabi kayo, malalaking build, eh siguradong kayang-kayang saluhin ang pwetan nyo nito mga brothers. Tapos yung bigat natin, no, center of gravity, ito naman ang maganda sa cruiser. Tapos mababa pa, so talagang mataas yung riding confidence mo pag ito yung gamit mo, no. For the impression ride mga brother, na-impress ako dito, no. Talagang ito, masasabi ko na marerecommend ko para sa mga beginners na gusto sumubok ng cruiser bike kahit pa yung mga kababaihan natin. Sa mga veterano naman, eh wala na, basic na lang ito sa inyo. Kaya siguradong madali nyo itong magagamay in no time, alright? Okay mga brothers, after nating first impression ride, ito naman ay check natin sa kanyang acceleration. Okay, so damahin natin yung kanyang acceleration. At hindi natin sure kung maidudulo natin ito dahil kapos ang straight line dito sa loob ng Subic Bay. Okay? So in 3, 2, 1, go! Rev natin ng around 8,000. Full throttle. Okay, kwarta. Papay sandaan, kaya natin. Alright, tagpas tayo sandaan. 108 109 109 lang ang ating top speed dahil kapos na tayo sa dulo. I guess kaya nito mga mag 112 siguro, mga 110 nyo. Pero para sa akin hindi issue ang dulo nito mga brothers, kasi nga isa itong cruiser bike, alright, no? At ito naman eh hindi naka-design para sa mga performance o mga kanotehan, no? Okay mga brothers, ngayon naman i-check na natin yung kanyang preno at gulong, no? Tingnan natin kung magmamatch yung lakas ng preno dito sa kapit ng gulong. As usual, magpapatakbo muna tayo ng around 30 and then ipu-pull stop natin siya. Brake! Up! Ma-skid tayo dito sa likod, which is perfectly normal lang naman dahil andito ang bigat sa ating unahan. Pero maganda yung kanyang performance ng braking sa 30 pa lang, no? So bagay, mabagal pala naman tayo. So ngayon naman, subukan natin siya ng 40. Hindi ko na kinambyo ng primera.
Break! Ah, talagang meron tayo dito ng skid sa likod, pero kontrolado naman at hindi naman tayo alanganin sumemplang. And take note mga brothers, wala nga pala itong ABS, disc brake lang yung harap at likod. Pero ganun pa man, maganda yung response ng preno. So patakbay natin ang 50. Nagsasalita na ako ng brake mga brothers kasi para maurasan natin. Brake! Oops! Yun oh. Okay. Ganda, pwede rin ha, pwede sa sudden brakes. Kaya kahit wala siyang pano, kahit wala siyang ABS, okay naman. So patakbay na natin siya ng around 60. No? Alright, takbo tayo ng 60. Pero hindi natin pwede ito basta-basta preno. Baka sumemp lang tayo. Preno. Up, stop. Alright, ganda. Siguro, I wonder kung mga ilang segundo yung ating preno bago tayo nag-full stop, no? Pero yung performance ng preno and also itong gulong niya, eh napakaganda, no? Napaka solid, no? I can tell na pwede na to kung di ka naman maselan, no? Siguro yung gulong nito kasi parang Duro Sports tire. I guess ang kahinaan nito pagdating sa ulan, medyo madulas ito, lalong-lalo na sa espalto. Pero ang brand ata ng gulong nito is Cordial, which is gamit ko sa Classic ko. Well, for 7 years, okay naman, may kapit naman. Yun lang, ang kahinaan talaga ng gulong niya is pagbasa yung kalye, especially yung espalto. Alright? Okay, ngayon naman, panghuli, alamin natin ng suspension and cornering performance nitong SRB 200 ng QJ. Okay, so may mga konting twisty dito at mararamdaman natin kung paano ang kanyang performance pagdating sa mga likuan katulad nito. Wow! Okay, medyo may bigat tayo sa harapan at meron siyang parang laban. Hindi ko sinasabi kanina mga brothers, pag nasa slow speed yung motor, may laban po yung unahang gulong niya. Akala ko kanina, malambot yung gulong, pero pini-isay ko na po siya ng 32 PSI, which is yun po yung sagad. Mabigat talaga, ng konti lang naman yung harapang gulong, no? I guess sa pagkaka-body design niya talaga. Ito, may sharp curve. Okay naman, wala tayong sayad dahil cruiser. Okay naman, walang sumayit sa underneath natin. Alright, so meron ditong katamtamang likuan lang, outer banking, all good, solid, and napaka-stable niya. Hindi siya nawawala sa linya. Pagka ganito naman kadilis, hindi mo naman masyado mararamdaman yung laban ng manibela. Pero pag slow speed, halimbawa traffic, mga 10 kilometers pababa yung takbuhan mo, yun mararamdaman mo, mabigat yung manibela. Okay? Letter S na curbs. Why? Goods, 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 goods. So pag ito ang gamit nyo, hindi kayo mapapaya kung ikukurba nyo to o lalaruin nyo sa mga marilaki, ba? Lalaban pa rin ito, hindi kayo mapapaya sa motor na ito. And speaking of cornering, napaka-nimble ng motor, no? Lightweighted siya, syempre 200cc lang naman, hindi naman ganun kabigat. And also pag natakbo na kasi mga motorsiklo mga brothers, magagaang talaga yan. Tsaka ramdam ko talaga yung lakas ng pagka 200cc niya, no? Ngayon naman pag-usapan natin yung suspension nito, no? Syempre wala akong angkas, and for the reference I'm only 52 kilogram lang mga brothers, kaya may nararamdaman ako dito ng konting steep dito sa likod, no? I guess maglalaro ito na maganda yung kanyang triple, magiging swabe ito pag angkas ko ulit siya, like, which is magdadagdag tayo ng 50 kilogram, no? Pero ako, hindi naman ako maseran sa suspension, okay na to. Mas matagdag pa nga yung Classic eh, no? Pero kung maselan ka, magpalit ka nila ng aftermarket. Depende rin siguro, kung mga 60 kilogram ka, no, hindi mo mararamdaman yung tagtag nito, maglalaro siya ng ano. Kasi may mga requirements na weight din kasi ang mga suspension. Kagaya ko, napakagaan ko, no? Ganda niya talaga malumiko, no? Sumasabay din yung swabe ng shocks niya. No, may konting steep dito nga sa likod, nararamdaman ko. Pero sa akin, hindi na yun dago eh. Kasi mas malala pa yung motor ko rito. Right, suspension, pasado. Sa mga hindi masiselan ha. Pero kung sa masiselan dito, papalik kayo ng aftermarket. No? Pero, yeah, solid. Of course mga brothers, dahil tapos na nga natin pag-usapan ang specs and features and also nasakyan na rin natin ang motor na ito, ngayon naman discuss natin ang presyo.
Sa cash price mga brothers, kung gusto nyong kunin ito ng cash, meron na siyang 108,000 pesos in cash price. Ngayon kung gusto nyong mag-terms at hulugan, magda-down payment lang kayo ng 32,400 pesos. And then for 3 years, meron kayong monthly na 4,305 lang. Alright, so I'm not sure kung meron sila rito ang rebate. Depende kasi yan sa financing. Once again, makikita nyo po itong mga units ng QJ Motors. Dito lang yan mga brothers sa R3 Motors Incorporation. Dito yan sa Subic Bay Times Square. Alright, so mga brothers, huwag nyo pong kalimutan mag-comment kung ano po yung masasabi nyo rito sa motorcycle na ito, no, for the beginners na cruiser bike. And also, share nyo po ang ating episode dito sa Facebook and mag-follow na rin kayo. Kung dito naman kayo sa YouTube nanonood, mga brothers on the wheels, mag-subscribe na kayo, click yung notification bell para lagi kayong updated pag naglalabas tayo ng ganitong klaseng vlog. Once again mga brothers, maraming salamat po. I'm Art Cruz ng Sort Moto. Ride safe and cheers!